And guys, no, dito yung kay Senator Jinggoy Hersarada, yung nagtalo sila, no, ni Jonathan ba yan? Jonathan Morales. Pakinggan natin, no. It's okay with you. Your Honor, ay parang hindi naman po sa maganda yung sinasabi ni, ano, no, ni Senator Jinggoy Estrada patungkol sa akin. Para namang ako talaga ang hinukusugahan, eh, ako'y may kaso pa lang at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Napatunayan sa hukuman, sa Supreme Court pa nga yata yun. Na nag-ano ka, may extortion kang mga ano eh. 'Di ba? Napatunayan sa hukuman. Pinakita, 'di ba, civil service mga ganun. So, hindi mo lang inaamin di sa pideya mo. Hindi mo inaamin doon eh. So, 'di ba? So bakit pinakikialaman mo yung senador? Hindi naman siya doon ang hindi naman siya nag-aakusa ikaw. Meron kang ebidensya, wala kang malabas na ebidensya. Ano gusto mong gawin sa senador? Maniwala sa'yo. Paano kanila paniniwalaan? Diba? Wala ka naman ebidensya. Hindi naman kukasyonin yung credibility mo kung may nalabas ka na eksaktong ebidensya. Eh, tinatanong ka, hindi ka nasagot. Sino yung inano mo? Puro ka iwas eh. Puro safety ang sagot mo eh. Ano pangalan ng inimbestiga mo? Hindi mo alam. Sino yung mga nando doon? Nasabi mo, nando roon. Na mga kasama mong kapwa mong investigator, wala ka rin masabi. Walang pagkakilala, maski yung inauthenticate mo, wala ding serial number, walang control number. Paano mo masabi na galing ng loob ng PDEA yun, eh, wala namang control number. Di ba? So, ang daming mga loopholes na sinasabi mo. Tapos yung background mo, kaya chine-check. Kasi parang nagsisinungaling ka eh. Actually, nagsisinungaling ka nga eh. So, nagsinungaling ka nga doon sa application mo, wala kang kaso eh, puro kang nga kaso. So, talagang natural yon, dahil wala kang ebidensya. Kasi ang gusto mong mangyari, paniwalaan ka namin, paniwalaan ka ng sambayan ng Pilipino. Sa Xerox copy na gano'n, na totoo yun. Diba? Anong ano mo? Siyempre, yung credible witness ka ba? Diba? Paanong paniniwalaan ka? 'Di ba? Oh. Kung wala kang evidence, ikaw ang magiging witness, paano ka papaniwalaan kung marami kang ang kaso? Wala namang talaga kayong ebidensya pa eh. Kumbaga, wala kayong matinong ebidensya, sabi ni Attorney ano. Banal ba apelyido si Attorney, mabait. Wala daw kayong matinong ebidensya. Yun ang sabi niya, no, attorney. Wala daw kayong matinong ebidensya. Siguro hindi rin matino yung witness. Wala matinong ebidensya, sabi niya. Actually, wala naman talaga kayong ebidensya. Xerox copy, hindi naman pwedeng tanggapin na as evidence yun. Diba, Xerox? Dapat primary ang document na ilalagay mo, original. Diba? Hindi kagaya po ang ating matihing senador. No. Parang hindi mo ka-questionin nga, wala kang ebidensya. Puro salita mo lang pagbabasihan eh. Sino ka pa para paniwala na? Hindi, ngayon ka lang namin nakita. Ikaw ba'y pare? Dati ka bang pare? Or ministro ka ba? O, hindi ko alam. Hindi namin alam eh. Tadad ka ng kaso, may mga extortion ka. O, mga ganun ang kaso mo eh. Ha? Oh. Paano ka paniniwalaan? May dishonesty ka. Nagsisinungaling ka. Puro mga pagsisinungaling yung kaso mo eh. Yes. Oh. Alam mo, Mr. Please. Huwag pakikilaman yung kaso ko. Problema ko yun, yung kaso mo ang ayusin mo. Your Honor. Puro nga kaso. Yung kaso ko po, Your Honor, hinaharap ko naman po. Please. At ako hindi. Order. Please, silence. Una, Mr. Morales. Nagkainitan doon, ano? So, walang respeto eh. Kaya nga binabasa lang naman ni Jinggoy yung mga kaso niya. Naturalmente, ano yung mga kaso mo dyan eh. Talagang aanoin ka, scrutinize yun. Kung nagkasabi ka na, bakit ka dapat paniwalaan eh, puro kakaso. Diba? Eh ngayon ka lang namin nakita. Masisira mo ba yun?
Yun lang muna at maraming salamat po sa inyong lahat.